18-anyos na dalagang nursing student sa Lapu-Lapu City, Cebu, ay biglaan ang pagkamatay ng barilin ng adik na nanloob sa kanilang bahay, ay kinilalang si Johanna Cyrus Celine. Ayon sa nanay ng biktima na si Maychelo, may lalaki daw na nanloob sa kanilang bahay, at naghalungkat ng kanilang mga gamit, nang tumakas ang sospek at natunugan ng anak niyang lalaki na si Josh, agad niya itong hinabol, nang maabutin ay agad niya itong dinakma at hinablot sa likuran, pero hinarap siya nito at tinutukan ng baril, kaya nabitawan ito ni Josh at muling nakatakbo, at nakapagtago sa madilim na bahagi ng kanilang lugar ang sospek. Nabira niya na ana niya, matupagkaana, siya gatubang siya niya, sige, yanaan din siya. Pero dahil sa gulo at ingay, nagising si Johanna at nang malaman ang nangyari ay lumabas din ito ng bahay, para habulin ang sospek. Gumamit siya ng cellphone bilang ilaw habang naglalakad sa madilim na bahagi at nang mapunta siya sa lugar kung saan nagtatago ang sospek, ay lumitaw ang sospek, at hinablot ang kanyang cellphone, at saka siya pinagbabaril at nandun din ang kapatid niyang lalaki. Ang sabi ni Josh, hindi niya alam na kapatid na pala niya yung binabaril, nung nakarinig siya ng putok, dahil sa sobrang dilim. Nag-aan, nag-flashlight, pag-aan na ako, nigawas lang kalitong awatan, niya giilog yung cellphone, niya nibutok. Pero ako, kay ba ako itong manghod, kingit-ngit kayo? Sobrang sakit sa kanilang pamilya ang maagang pagkamatay ni Johanna. Nahuli naman ang sospek na si Rodel Cuizon, 42 anyos, wala daw siyang intensyon na patayin ang dalaga, at nakukonsensya siya sa kanyang ginawa. At sinabi niya na dati na siyang nakulong dahil sa illegal na droga, at kakalaya lamang nitong hunyo. Wala talagang kadala-dala, dumadami ang adik nang mawala si Presidente Duterte, maraming buhay na naman ang nasasayang. Dahil sa hindi maayos na katinuan ng utak, ng mga gumagamit ng droga, umaasa kaming lahat na itutuloy ni President Bongbong Marcos Jr. ang paglaban sa gyera kontra droga. Ito po si Cool DJ 27 na laging nagpapaalalang ikaw, ako, at tayong lahat ay laging mag-iingat, at magmasid sa mga adik sa paligid, at maging malakas ang pakiramdam ng hindi mabiktima ng mga lulong sa droga.